Sa video na ito, ipapakita natin ang unboxing at DIY installation ng dry type na ignition coil. So, ito na nga yung ating nabiling diamond dry type ignition coil mula sa Lazada for 900 pesos. Isa sa mga dahilan kaya pumapalya yung sasakyan ay dahil kumbaga sira na yung ignition coil. So ano nga ba yung ignition coil? Ito yung transformer na nagko-convert mula sa 12 volts papunta sa libu-libong voltahe na dinidistribute ng distributor. So paano bang nasisira ang ignition coil? Itong oil type na ignition coil, so merong oil sa loob na nagsisilbing parang coolant na rin itong ignition coil. So kapag namamalya, ibig sabihin nag-overheat, baka dahil nabawasan na ng oil or nag-leak na yung oil mula sa loob nito. At kaya tayo magpapalit ng dry type na ignition coil ay dahil may iwasan natin yon dahil wala nga ang oil na kailangan i-maintain doon sa dry type na ignition coil. Subukan muna natin baklasin ang lumang ignition coil. Ganito yung stock na ignition coil ng Liteace. Ito ay replacement na lang, Denso GT Coil. Meron siyang tatlong terminals, isang positive, isang negative, at isang B. Yung ating ikakabit na dry type ignition coil, meron din namang tatlong terminals. So yung mga terminals niya, positive at negative. Familiar na tayo sa positive and negative. Pero mayroong isang letter B na may nakasulat na plus. Actually, yung B, I think it stands for ballast resistor. It's a way para hindi mag-overheat itong ignition coil. Dahil kapag binigyan ng 12 volts na kuryente mula sa battery itong ignition coil, ay masyadong malaki yung 12 volts na nagkukos para mag-init at minsan mag-overheat pa nga itong ignition coil. So ang ginagawa ng ballast resistor, ang ibinibigay sa kanya na voltage ay binababa niya ng 8 to 9 volts lang para hindi mag-overheat ang ignition coil. Ngayon naman, ikakabit na natin ang bagong diamond dry type ignition coil. Okay, tapos na. Testingin natin kung aandar ang sasakyan. Ayun, umandar naman. Success!
So ayun na nga, naikabit na natin ang bagong dry type ignition coil. Pero nandito pa rin sa akin ang lumang oil type ignition coil para kapag pumalya o nasira yung dry type, pwede natin ibalik itong oil type. Kung nagustuhan ninyo itong video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, and I'll see you in the next.